Magbibigay ako ng mga halimbawa o mga dahilan kung bakit hirap na hirap tayo mga Pilipino na makapag-ipon ng pera. Hi mga bakla, welcome back to my channel. So guys, in today's video, i-share ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit nahihirapan tayong mga Pilipino na makapag-ipon. Pero bago yan, bago tayo magsimula, so kung hindi ka pa nakapsubscribe mga bakla, libre lang mag-subscribe, pakipindot na yung subscribe button, pati na rin yung bell button para lagi kang ma-notify sa tuwing may bago akong i-upload na video. So mga bakla, in today's video, gaya nga nung sabi ko sa inyo kanina, magbibigay ako ng mga halimbawa o mga dahilan kung bakit hirap na hirap tayo mga Pilipino na makapag-ipon ng pera. So unang-una guys is yung luho. Tayo kasi mga Pilipino ay maluho. Mahilig tayo bumili ng mga kagamitan na hindi naman natin gaanong kailangan, tulad ng mga damit. Kahit meron pa naman tayong nasusuot, bili tayo ng bili ng damit kasi gusto natin laging bago yung sinusuot natin. Ang nangyayari, dumarami ng dumarami yung mga damit natin and nakatambak lang yun sa natin, sa closet natin, hindi rin naman siya nagagamit. So isa na akong halimbawa dun mga bakla, yung mga damit ko nakatambak lang diyan. Yung iba, matagal ko nang hindi nagamit. Yung iba, halos hindi ko pa nagagamit. So, bibili na naman ng bago. And ngayon guys, sobrang nagbago na ako. Unti-unti ko nang iniiwasan talaga na bumibili ng damit guys. Ang ending, pinapamigay ko. Ganyan, minsan naman, binibenta ko siya. Dinidisplay ko siya sa tindahan. Mga sapatos, kahit may sapatos pa tayo, kahit may nasusuot pa tayo. Number 2, hindi tayo marunong mag-manage o mag-ipon ng pera. Yun yung mga dahilan kung bakit sobrang nahihirapan tayo na makapag-ipon. Number 3, hindi mo alam kung paano palaguin ng pera. Ang alam mo lang, gumastos ng gumastos, bili dito, bili doon. So ang ending, nauubusan tayo ng pera. At yun, wala na tayong naiipon. Number 4, akala mo investment yung nabili mo. Halimbawa, tulad ng cellphones, iPads, at kung ano-ano pang mga gadgets. And akala mo investment, pero hindi kasi ang mga bagay na yun, hindi tumataas ang value. So pagdating ng mga ilang taon, bumababa na ang value ng mga gamit na yon. Tulad ng mga sasakyan, mga motor. Akala natin investment yun, pero hindi pala kasi hindi naman tumataas ang value ng mga bagay na yon pagdating ng panahon. So bago tayo mapunta sa number 4 guys, kung hindi ka pa nakasubscribe mga bakla, simple lang mag-subscribe, pakipindot na yung subscribe button, pati na rin yung bell button para lagi kang ma-notify sa tuwing may bago akong i-upload na video. So guys, number 4 is self-discipline. Kung wala kang disiplina kung paano mo hawakan yung pera mo, talagang hindi ka makakapag-ipon. Dahil sa totoo lang, mas madaling magwaldas ng pera kaysa sa mag-ipon. So ako guys, papakita ko sa inyo, meron ako ditong money organizer. Ayan. Actually, kulang pa to kasi meron pa akong mga kailangan pang ibukod na di ko nabubukod, hindi kasya dito. Ayan. Ito yung money organizer ko guys. Actually, lalagyan to ng mga toiletries, ganyan. Pero, ginawa ko siyang money organizer. Pera ko. So, nakabukod yan sila. Ito, sa unang packet, cosmetics. Kasi, nagbebenta ako ng cosmetics. And, lahat ng benta, dito ko nilalagay. And, yun, pag dumating yung time na wala na akong stocks, hindi ako mahihirapan kung saan ko kukunin yung pambili ko uli ng stocks. Kasi, meron nang nakalagay dito. So, dito naman sa second packet, nakalagay dyan is yung price, gas, and then pag-ibig payment. So, once na naubos na yung tangke ko doon ng price, gas, and then yun, hindi na rin ako mahihirapan kung saan ko kukunin yung pambili ng tangke or yung laman ng tangke. And then, pag-ibig payment kasi member din ako ng pag-ibig. So, every quarterly, nagbibigay ako ng contribution sa pag-ibig. And dito sa third, is card payment. So, weekly, kasi may sinalihan akong parang co-op siya.
So, weekly nagbibigay ako ng 500 para sa savings ko. And dito ko nilalagay. So, every time na magbabayad, kaso ngayon wala siyang laman kasi naibayad ko na. And then, yun, ipon na naman uli and then ilalagay ko dito. Or dito sa ano, last na packet, dito nakalagay dyan, rejuvenating. Kasi, nagbebenta ako ng rejuvenating set, guys. And then, nakabukod yun sa cosmetics. So, ang rejuvenating is, dito ko nilalagay pag yung mga benta ng rejuvenating, dito ko siya nilalagay. In case, or pag ano, naubusan ako ng stocks, and halimbawa naman, pag may natitira, ano, so, yun na yung tubo ko. So, nilalagay ko or hinuhulog ko na yun sa alkansya ko. Ganun din dito sa cosmetics, guys. Pag may natitira or pag may natitirang pera, halimbawa na kapag ano na ako, namili na ako ng mga stocks ko. And then, pag may sobra dun sa pera, it means yun na yung tubo ko, hinuhulog or nilalagay ko na siya sa alkansya. Yun na yung mga apat na dahilan kung bakit tayo nahihirapan na makapag-ipon ng pera. So, sana nagustuhan nyo yung video na ito. And if you do like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, mga bakla, if you haven't yet. Thank you so much, guys, for watching. Bye!